siguro naman na sa dami ng programa ng natin ngayon, siguro nakikita nila na parang napapakita natin na they are weakening. Oo, kasi sa dami ng programa at pinababaan na natin yung barangay at yung mga issues na dati nilang ginagamit para makapag-resolve doon ay atin na rin tinutugunan at sinasabi natin sa kanila na yun ay mga masinungalingan at ginagawa naman ng grupo na yung dapat na gawin nila doon sa ating mga kababayan na naaapi doon sa mga barangay, mga hindi natin na ngayon ay tinutugunan na natin, tinutugunan natin ang mga barangay na isolated at marami ang mga tao doon na mag-aimulang ang servisyo. So napupuntahan na po natin ngayon at tinutugunan natin ang kanilang nais natin ipakita na ang kagandahan ng demokrasya at ang demokrasya ay kailangan po ay tinataguyod po ng mga tao. At napagaganda din ang pagkakataon natin na ito na pakita natin na yung itinataguyod ng mga kapatid natin na may ibang ideolohiya ay wala lang po ngayon sa panahon ngayon. So yung nangyari na dalawang minors ang napatay, so dapat hindi na mangyari yun at maulit pa. Bagkos tayong mga nasa naniniwala sa ideolohiya na komunismo ay ma-realize nila na ang demokrasya talaga ang magtataguyod at magpapaunlad sa atin. Una-una, meron pong pamahalaan na handang tumugon sa mga problema ng ating mga barangay, ng ating mga constituents. Meron pong gobyerno at kami po sa DILG tinutulungan namin ang mga gobyerno ito para sa kanila para paabot nila yung pangangailangan ng mga tao. Ang unang-unang gobyernong tutugon sa mga pangangailangan ng mga tao ay ating mga barangay. So kaya patuloy po kami nagbibigay ng mga capacity building training at pag-assist. Inaasistihan po namin ang aming mga puro barangay, mga barangay pagkawat para magawa nila ang kanilang mga tungkulin at ma-deliver nila yung mga basic services na naatasan sa kanila ng local government. So that's number one. At lalong-lalo na meron tayong bagong source of income, itong Mandanas ruling na pinadami yung pera na magagamit ng mga barangay doon sa pag-deliver ng mga basic services, halimbawa sa nutrition, sa health, at hanap buhay ng mga tao. At pangalawa, ang mga munisipyo din po, tinutulungan po din namin sila na magamit nila yung mga powers nila at yung kanilang mga resources para talagang matugunan ang mga pangangailangan. So kinakabit-kabit lang po namin ang kanilang mga development plans, ang kanilang pagpaplano para maibigay itong mga basic services sa mga tao. So tinutulungan namin sila at nililinya namin yung kanilang mga pag-deliver ng mga services kasi kailangan magkakatugma. At hindi parang kung ano-ano lang yung sporadic or patsambahan lang yung ano yung pagbibigay ng mga serbisyo. So dapat dedicated siya lalong-lalo na dun sa mga matagal ng ano na-deprive ng mga basic services. So ang concentration natin ngayon, ini-encourage natin lahat ng LGUs na talagang bigyan ng serbisyo yung nasa malayong lugar o isolated. Unang-una po para po sa inyo, may programa po ang gobyerno sa inyo, ang RTFL CAC po, meron po tayong Iglit Cluster na nagbibigay ng asistensya sa mga magbabalik loob sa pamahalaan. Sa DILG po, kami po nagbibigay ng mga livelihood assistance program, merong immediate assistance,
sila po talaga ay kailangan magbalik loob, bibigyan ko lang sila ng balik total yun na 50,000 na livelihood program, 15,000 na immediate assistance, at habang pinoproseso po sila ng receiving unit, halimbawa ang Philippine Army, doon sila mag-surrender, meron po silang allowance doon na aabot sa 21,000. So habang naghihintay sila na pinoproseso sila, meron silang ano doon, meron silang pagkain, meron silang maayos na tirahan, at secured sila doon sa mga receiving unit katulad mo. At sa kabila pa noon, meron din po yata dito sa Northern Sama na tinatawag nilang Tarahan, ang provincial government din na pwedeng receiving unit doon, at doon sila muna manatili habang pinoproseso sila. At doon, meron pong nagbibigay ng assistance din ng ibang national government agencies katulad ng TESDA na nagbibigay ng mga training para kung sakaling matapos na yung training nila, meron silang hanap buhay na, at may mga skills sila na magagamit sa paghanap buhay. At meron din mga ibang agencies like Department of Agriculture na nagbibigay din ng mga livelihood programs, social services na binibigay naman ng mga TESDA. Madaming asistensya para sa kanila na naghihintay, maligtog lamang sila. Meron pang kung magsusurrender sila ng firearms ay kung ano ang kantidad noon ng firearms na isusurrender nila, dudublihin ng gobyerno yung amount na assistance na sabi niya, firearms assistance donation. So ibalik nila yung, isukong nila yung kanilang mga firearms at babayaran natin sila ng doble sa kantidad ng firearms. Number one po na pwede nilang lapitan si Mayor, pwede si Punong Barangay, at meron din tayong mga NGOs na pwede matap. Halimbawa, ito mga nagpa-participate ngayon dito. At sila po ay iku-coordinate na lang sa ating mga receiving unit. Halimbawa, ng receiving unit natin ay ang Philippine Army, ang PNP, at ang Darampan, Kapwa House, ni Governor, para doon muna sila pansamantala. Lahat ng tao po, sana suportahan po natin ang ating government, ang ating gobyerno. Isa lang po talaga yung gobyerno natin, at sana yun yung tangkilitin natin. At hindi magiging epektibo ang gobyerno kung hindi natin susuportahan. So kung meron man tayong mga hinaing sa gobyerno, meron man pong sistema para mabuhay yung kanilang mga hinahingi. And tumas po ang DIRP sa pagtanggap ng kung ano man ang mga problema, issues, and concerns na gusto nyo paabot sa lokal na gobyerno niyan o sa national government. At kami po ay idudulog namin yung mga problema na yan at hinahingi. So, yun lang po. Ako, si Eugene Montaño Inano para sa Serbisyo Publiko.